unang-una, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo dahil nag-e-effort kayo sa amin kahit ganito lang ginagawa namin. Tapos yung sa mga anumang problema o mga may gustong sasakyan, nandito kami. Kung wala kayong type sa amin sasakyan, walang problema. Kung may gusto ko sa iba, i-guide pa rin namin kayo. Basta ito importante sa atin, sama-sama tayo. Tulungan tayo. Yun, salamat sa inyo lahat. Magandang araw mga kapobre. Nandito naman kami ni Cromax Motor, Kuya Adel, para sagutin yung mga katanungan nung nakaraang araw. Okay. So, umpisa natin, Kuya. Sige, umpisa natin. Maraming trabaho. Kailangan matapos ito. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat at sa mga subscriber ni Makapobre. Umpisahan ko na itong mga tanong bago kami magtrabaho kasi maraming opportunity na ako eh. Trabaho. Ito, umpisa natin kay Sir Jun. Sir, Makapobre, magkano yung binanggit niya na makina para sa Tamiya na matuloy sa third year pa lang 120 kph na? Thank you. Till now, inabangan ko pa doon sa sagot sa tanong ko. Ang sinasabi ko rito ay yung 4AG na blacktop. Okay, blacktop yun. Yun, masusubukan mo talagang matuloy yun. Magkano yun? Yung customer ko dati, nagtanong siya ng blacktop, dati 110 hanggang 120 yun. Ewan ko lang kung tumaas pa. Kasi hindi naman ako masyadong nagkukuhan eh. Nagpo-focus sa ganyan eh. Baka tumaas pa yun? Oo. May posibilidad na ganun pa rin. Kaya tumataas yung gawa ng kanya. Yung problema sa 4AG eh. Pag binili mo, hindi ko alam kung paan na rin nila. Basta yun, nung bumili kami ng isang computer box, halimbawa, bumili kami ng 7K na may computer box. Pag binili mo yun, pag pina-under date, iniwi mo sa taller mo, may 7,000 na charge, pag pa-under pa lang yun. Kasi pag gaganahin nila sa computer box. Tapos pag pina-wiring mo, bukod pa siya. Basta yung pa-under pa lang nun, ang siningil sa amin, 7K. Pag binili mo yung mga may computer box. Okay, kaya pangalawang tanong kay Sir Jun, Makapobre. Sir, para sa December 5 bang maaga para sa ma-search ko kasi advance ko kayo ng one day dito eh. Sa abroad siya. Sa abroad ano? Okay, kay Sir Ronaldo Castaneda, Makapobre, pakisearch mo nga kung bakit pinahinto ng gobyerno ang registration na mga bagong assemble OTJ. Bakit pinapatay nila ang industriya ng paggawa ng OTJ? Eh ba, makonsisero, no? Hmm. May malasakit sa manggagawang kamukha natin. Okay. Sabi lang naman ng tiga-LTO sa atin yun eh. Kaya hindi pwede hindi tayo susunod eh. Hmm. Masasayang ang puhunan natin. Okay. Tarungin kaya natin si Sir David pwede tungkol rin. Dyan, ano? Oh, siya rin mismo ang nagsabi sa akin na hindi na marirehistro. Tiga-LTO mismo. Okay. Okay, Sir... 30C, sabi rito, boss, papos naman po, kung saan Las Marinas yung katayan. Big man, God bless and more blessing. Si Big man. Salamat po sa pagtulong nyo sa mga mahirap natin kababayan. Naway pagpalain kayo. Ano kasi, sir, pinuntahan ko si Big man, ayaw niya magpa-vlog. Di ko lang alam ngayon kung pwede na mag-vlog sa kanya. Basta't ang kwan mo, kung hahanapin mo kay Big Man, hanapin mo yung Las Marinas La Salle University. Ngayon, Kapusanto. Oh, diretso lang 'yon. Bago dumating ng Charbel. Pwede ko samahan si Sir? Oh, pwede samahan. Oh. Sabi rito, Nelson Million. So, dapat bumili muna ng second hand na luma o TJ registered na may plaka bago ipagawa. Kung gusto kong design, ganun po ba? Tama po, Sir, ganyan talaga. Kasi ang hinahabol natin diyan, yung may papel na. Kasi pagka, alam na, yung kamukha sa dating paliwanag ko, problema yan. Kaya dapat may papel na. Mm. Para wala na kayong sakit ng ulo. At saka hindi lang doon. Kailangan yung bibili niyong may papel, i-inspection ninyo. Kailangan may dalawang ID na legit. Tapos merong deed of sale. Mm. Huwag niyong kalilimutan yung dalawang yan para hindi sumakit ang ulo niyo. Huwag kayong bibili ng sasakyan na kulang ng walang ID. Dahil magsisisi kayo. Sir Noli De Leon, boss, magkano po upholstery at bracket ng side passenger? Sa harapan, sampuan yung jeep ko. Okay, magkano upholstery? Itong kay Sir Boss Noli De Leon, ang upholstery kasi natin, nagpapagawa rin tayo sa labas. Kumbaga, kinukuha unit natin dito, doon dinadala sa kanila. Mm. Eh, itong tanong ni Sir, hindi ko masasagot kasi itatanong pa natin sa manggagawa. Okay. Okay, Sir. Sir Antonio Asuncion, boss, magkano naman yung hardtop na owner galvanized diesel 40-56 makina? Katamtama lang haba, huwag naman maikli. Okay.
ang ganyan natin, ang steel top natin, pagka steel top lang 12. Pero kung meron pa siyang mga ilalagay sa gilid ng stainless, additional yun. Ang binamagkit kong 12 dito, yun lang mismong itaas. Kaya lang, pag nag-ausap kami ni sir, ipapayo ko sa kanya, kung pangit yung design ng owner niya, yung mga tubo, maaaring baklasin yun. Kasi, hindi ko gagawin yun ng may mga makakasagaban na ikapapangit ng sasakyan. Ipoporma kasi siyempre sa magandang kalalabasan yun eh. Okay? Kay Sir Eugene Alvarez. Ay! Kay Kwanto! Kay Sir! Ito yung may-ari ng kuan ng OTJ na kulay blue ang bubong na pinagandang owner natin. Ah, siya? Oo. Ano sabi ni Sir? Ito malapit na customer natin. Ito sabi na, Adel, nakita ko picture ng gift ko sa vlog mo. Makapobre, salamat sa papuri mo. Buno ang tanyer mo. Busy-busy kaya, dami ang ipapagawa. Isang araw pa sila ko dyan. Dalhin ko ang gift ko. Okay, Adel, sana tuloy-tuloy mong lahat ng tanyer mo. Oo, oh, sana makita natin ang personal. Ito si Sir Eugene. Oo. Napaka-egin ito. Ubod, ang ganda ng... Ito, pinaka-espesyal na ginawa kong sasakyan sa lahat. Pinaka-espesyal to. May nag-comment nga dyan na hindi maganda, pero hindi ko alam pinansin. Siyempre, maraming... Hindi, iba-iba ko ng tao, ganun talaga. Oo, kasi ang magkakaroon lang ng ganyan ng interest, yung may budget. Oo. Di ba? Ganun talaga. Pero yung mga OTJ lover, kasanggan mo na yun. Okay. Dito naman tayo kay Daniel Sanson. Magkano ba sir, abutin kung bago ang makina na Isuzu para sa Wrangler na 4x4? Aba, ba. Sir, ano kayong bago to? Tanong ko, anong bago to? Sarpas Japan ba? Kasi wala pa tayong naikakabit na brand yun. Baka ang tinutukin ni sir dito ay Sarpas Japan. Ang tanong niya dito, ang sabi niya rito, magkano ba sir abutin kung bago ang makina ni Isuzu para sa Wrangler na 4x4? Ayun. Hindi pa natin mapipresyuhan kasi hindi natin alam kung hindi natukin ni sir kung anong makina rin yung Isuzu na ikakabit. Okay. Pero dapat dito may kadugtong usapan namin sir para may linaw. Comment ka ulit sir. Yes sir, Enzo Makoy, sabi rito magkano yan ang nasa likod mo na owner sir? 2 hours ago. Dati ito. Ikaw na mag-follow up sa kanya nito. Magkano yung owner? Oh. Ah, sige. Oh, i-follow up mo. Itingnan mo na lang sa dati natin vlog. Makikita naman dyan eh. Tutok po ba sa jeep para kita namin yung pinopromote nyo, TY? Sige. Pakita natin ulit yung mga available na owner. Okay. Ganito lang, sir. Habang magkuka muna ako, magsasalta muna ako. Habang nagsasalta ako, pwede ka mukha na ginagawa mo, no? Pinapakita yung kwan. Yung mga unit dito. Tama din si sir. Okay yan. Kay Sir Hector Dayo. Dayo, sabi rito, magaling nga ang pag-analisa mo, sir. Magaling daw pag-analisa mo. Marami may nakaka-relate sa pinag-uusapan natin. Salamat, sir. Okay, ito pa. Ito si Brad, Greg, Magbanwa. Sabi rito, simply is the best. God bless. Kromax Motor. Okay. Marami sumusuporta sa atin, ha. Basta talaga maganda hangarin mo sa tao. Tsaka yung... Trabaho. Sa trabaho mo, ayusin mo. Marami kang kasangga. Pero once na... Kumuha ka ng tao, nang arigabiyado ka, susuluhin mo yan. Walang susuporo sa'yo. Okay, kay Ma'am Judith Atun. Gandang araw po. Magtatanong lang po ako, kung may mabibili po ba dyan sa inyo na halagang 100,000 po na jeep? Kasi yun lang po ang budget namin. Sana po masagot nyo. Tanong ko mga sir. Salamat po. God bless. Ma'am, pakitukoy po rito kung anong jeep, kung passenger o... OTJ, pag sinabing OTJ, ganito. Yung 100 po nyo, ihahanap namin kayo kung yun lang ang budget nyo. Kasi kamukha nang nabanggit ko dati sa mga vlog, kung ano yung budget nyo, syempre, hindi naman pare-pareho pera ng tao, natapatan natin yun. Kaya kung may 100,000 kayo, kami mismo ang maghahanap kasi marami tayong kontak eh. Tutulungan natin makahanap si ma'am. Tawag nyo lang siya sa telephone number. Tawag kay ma'am. Tutulungan namin kayo. Okay. Sir Robert Babera. Bossing, ano po ang makina nung buggy type na C190? Kursyado ko po kasi. Halimbawa, magpapago ako kay Kuya Adel, magkano po ang ganung forma? Ah, 5,000 gusto niyo makina. Salamat po. 5,000 ang gusto niyo makina. Pero ang tinutukoy dito yung kamukha ng kay Kuya C190. Lumaki ah. Bali yung ganyan kasi
Ganun po rin ako, stainless, may dalawang hagdan. Kumbaga, loaded na siya. Pero hindi kaya yung nakabili na taga-Tondo? Piniture ko yan dun. Ayun? Pwede rin. Pwede rin. Oo. Eh, kung ganun, o kaya kung ganito, halimbawa, 5K mapin ha, may lalaro pala sa 200 mahigit ang presyo nito. Kasi yung pinikaya mo lang na yung mapin eh. Kasi ito, loaded itong mga ito eh. Yung mga hagdahanan pa ito eh. Okay? Kaya Sir Yox, turista, sabi rin, good day po sa inyo. Matagal na ako nanonood ng vlog nyo, pero newly subscriber lang ako. May tanong po ako, huwag halimbawa, bibili ako ng second hand car. Pwede po ba magpa-assist sa inyo na kayo ang titingin kung okay po yung unit? Lalo kung second hand na owner type jeep, magkano po kaya ang talent fee service nyo, Sir Adel, watching from Dubai, UAE. Okay. Si Sir, ang tinutumbok niya rito, maghahanap siya ng owner, mamimili siya, kung wala man sa atin sa iba, magpapa-assist sa atin. Okay. Itong sinasabi ni Sir na budget, hindi tayo nanghingi ng fund dito, ng talent fee. Kapi-kapi lang tayo eh, tropa-tropa lang eh, talo na yan eh. Hindi ako nagkukuha ng talent fee, hindi ko naman kailangan yan eh. Okay. Kay Sir Arum, E, sabi dito, makapobre, OFW, dito ko, gusto ko... Gusto niya magpagawa siya ng APJ Pure Stainless kay Adel. Magkano ba ida-down payment para maumpisa na? OTJ, APJ. 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 May nakabang ka lang. Oo, may mga nakabang tayo dito na Pure Stainless. Ayan, kamukha niya, no? Pure Stainless yan. Original lahat yan. Diesel. Oo. Alam mo yung tire carrier na yan, aluminum pa yan. Ngayon ako nakakita ng ganyang tire carrier na aluminum yan, no? Oo. Ayan, pasadya yan. Diesel yan. Kung gusto mo sir, mag-down ka ng 100K. Tapos, yung kapupunan niya, pag ilalabas ng unit. Ganun yun. Kasi medyo matagal gagawin yan. Gawa ng makwan tayo eh. Maraming... Kinupo natin ilalim. Halos binabaklas lahat. Maraming babaklasin. Nire-restore lahat. Ginagrinder mga chassis kasi hinahanap pa natin yung may mga damage. Para ayusin. Okay, yan sir Arum. Mag-down ka ng 100K para mapisa na yung unit mo. Yung kapupunan niya, pagka kukunin na lang ang unit. Tapos okay. Na. Ito pa. So, kay Sir Valentino Kiambao, Boss Adel at kay Makakobre, magandang araw sa inyo. Sana umulad palalo ang inyong talyer. Pwedeng ipakita. Kaso, read more. Hindi ko nabasa yung kasunod. Wala na. Wala na. Okay. Kung na lang mag-search ito. Sir, salamat sir. Yes, Sir Gilbert La Madrid. Syukran, Sir Adel. At least may idea po ako magkano ang presyo ng TJ. Ayan, nagpapasalamat si Sir Gilbert La Madrid. Tamam, sadik, tamam. Okay. Shout out, Sir. Okay. Ito, iba to. Kay Sir Lazaro Manalo. Problema sa mga assembly. Hindi nakadesign sa ang mga shock. Makalog ang owner jeep. Sana gumawa ang Pinoy na maipagmalaki talaga, hindi yung puro assemble, sari-saring pyesa. O nga naman. Eh, ang problema sa Pilipinas, wala naman tayo sa ready fabrication. Puro bili tayo sa ibang bansa. Kaya ang nangyayari sa atin, yung parang ulam, kung ano-ano nilalahok. Ganun mangyari. Kaya kung gusto mong maganda sa sasakyan mo, alam mo, na-assemble mo na, i-rotis mo. Tapos huwag kang magkakabit ng mga molly na masyadong malukong. Ang gamitin mo yung mga medyo unat na original. Tapos ang busing niya, yung goma na malalaki. Maganda ang bounce ng sasakyan mo pagka ganun. Kumbaga, tayo na lang mag-a-adjust, tayong nag-assemble. Pero yung sinasabi ni Sir, tama siya. Wala namang tayong assemble na kondito eh. Okay. Kaya Sir Rodelio Carrera, sabi rito, isali niyo po ako sa raffle ng mag-sasakyan mo Power Pro Max. Shoutout, Sir. Shoutout, Rodelio Carrera. PM na lang. Oh, malapit na to. Itong December na raffle nito. 24. Oh, 24. Oh, 9 a.m. Mapalad yung makakapalito. Malapit na mapuno. Okay, ito pa. Dalawa itong kay Sir Gilbert La Madrid. Shukran, Sir Del. At least may idea ako. Okay, shoutout. Shoutout, Sir. Valentino. Ito. Boss Adel. At kayo makapupre, magandang araw sa inyo. Sana imulad pa lalo ng talyer. Pwede pakita sa video yung OTG na sinasabi nyo. 120K. Pati na rin yung mga available below 100. Thank you. Ayun yung pula. Focus mo na lang mamaya. Ito sir. Tapos pag ikinokus mo, sabihin yung presyo. Okay. Mamaya. Okay. Kay Ma'am Maria Isabel Lasierda. Paano
if taga Mindanao ang kumuha ng kumuha, ibig sabihin niya, kung kumuha ng unit ito, paano ang paraan, sir? Dali lang yan. Kasi maraming taga Davao na bumibili dito sa atin. Ang mangyayari dito, nagpapadala ng pera yung taga Mindanao. Pagkatapos, sasakyan natin sa pier. Pero yung maghahatid na tao, ang, yun niya, pier to pier, ihatid sa pier, aabangan nila sa pier doon. O kaya, hindi ko alam kung meron tayo makukuhang tao na kuhan kasi hindi kabisado ang papuntang Mindanao eh. Maganda siguro niya, pier to pier na lang. Pier to pier pwede ito. Kasi yung mga taong kuha natin, mga driver na nakukuha, mga busy, may mga trabaho. Pwede yun, isang gabi lang silang magdadrive. Yun on. Paano, magpaalam na tayo sa ating mga subscriber. Unang-una, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo dahil nag-e-effort kayo sa amin kahit ganito lang ginagawa namin. Tapos yung sa mga namang problema o mga may gustong sasakyan, nandito kami. Kung wala kayong type sa amin sasakyan, walang problema. Kung may gusto ko sa iba, i-guide pa rin namin kayo. Basta tayo importante sa atin, sama-sama tayo. Tulungan tayo. Yun, salamat sa inyo lahat. Okay. Sige, salamat, Kenel. Sige. Ito, 230 ang asking nito. Na-vlog na natin nakaraan. Makina niyan ay C190 Isuzu. Hanggang dito na muna tayo mga kapobre. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat and good morning.